Hi everyone! So, welcome to my vlog and it's me again, Ken. So, wala ngayon si Princess, wala din si Lawrence. Somewhere andyan sila, pero ako lang muna to. So guys, for this video, gusto ko lang i-introduce sa inyo ang new member ng family namin. Yes, lumalaki na kami. And then, meron akong surprise sa inyo mamaya, guys. Okay, so, paano yan? Umpisa na natin by telling a short story na lang or sharing my experience, guys, kung paano ko na-overcome yung paglabas ng puppy sa tummy ng has ni Whiskey, ng aso namin. So, guys, so ito yun. Pagka-uwi namin galing shop, bigla na lang nagsabi si Lawrence na, "Bae, nanganak na!" So, ayun. Ako naman, sa sobrang taranta ko, napasigaw ako. So, pagpasok ko ng kwarto, nakita ko na may lumabas ng isa. Alam mo yung feeling na para kang napabuntong hininga, makita mo yung puppy. Sabi ko, ganun pala yung feeling pag aso mo, nakita mo ng anak. Sorry, kasi nag-iisip kami, baka cesarean, ganito. So, at thanks kay Whiskey, hindi na siya nag-cesarean kasi expensive masyado yung, yung pag-cesarean. So, ayun. Tapos, after 30 minutes, yes, exactly 30 minutes, hindi naman ata, pero basta ganun duration ng time, mga may lumabas na naman na isang puppy. So, ayun. Color brown naman siya. Yung first is black, second is brown. Doon naman ito ko napasigaw. Tapos, sa sobrang taranta ko, tumawag ako sa doctor sa vet namin. Sabi ko, Doc, sabi ko, yung puppy hindi pa bumababa, yung ulo nakalabas na siya dun sa puwerta ni Whiskey. Kaso sabi ko, Doc, hindi pa lumalabas. Tapos nangihina na yung aso ko. Alam mo yung tipong papikit-pikit siya na parang, God, sabi ko, baka, Doc, sabi ko, baka may mangyaring masama kay Whiskey, hindi ba ganito, ganyan, ganyan. Sabi niya, ang sabi lang sa akin ng doctor is, mag-relax ka, kaya yan ni Whiskey, kasi baka mamaya ikaw yung atakihin sa puso. Sabi niya, mag-relax ka. Pero pag nasa situation ka na ganon, especially kung first time mo makikita ng puppy na nangangain ng aso mo, kasi mo makita yung aso mong nanganganak, hindi mo talaga kayang magkalma. I don't know sa iba, pero sa akin hindi ko talaga kayang magkalma. So, ayun, lumabas na siya. Tapos, tumawag ulit ako sa doctor sa vet namin. Sabi ko, Doc, lumabas na po siya, okay naman siya. Kaso ang nangyari, yung sa last na puppy, ang tagal niyang lumabas. Sabi ko, Doc, may lalabas pa ba? Doc, ano ba? Sabi ko, kasi si Biscuit, sabi ko, hinang-hina na siya. Sabi ko, ganun. But anyway guys, maglalagay ako ng mga photos para makita nyo. Kasi hindi ako nakapag-shoot ng video doon eh. Kasi sa sobrang taranta ko, hindi ako nakapag-video. Pero nakapag-take ako ng pictures, ayun. Tapos sabi ng doctor, maghintay ka. Tapos biglang may lumabas pa. Eh, ang problema kaso, mas kinabahan ako. Kasi ginalaw ko si Whiskey. Kasi naiipit niya yung mga puppies niya. So, nung ginalaw ko siya, parang hindi niya na pinansin yung kakalabas lang na puppy, yung bunso. So, ayun. Kinabahan ako kasi baka hindi siya mag-breed, hindi siya uminga, mamatay. Pero, nilapit namin yung puppy kay Disney and then nag-start ng gumalaw. Yes, gumalaw yung puppy. Unfortunately kaso, hindi siya ganun kagalaw gaya ng iba. Ang tamlay niya, hindi siya halos gumalaw. So, hinahawak-hawakan ko siya, baka sabi ko patay na, gano'n. Pero, thanks to God, okay naman sila lahat. Very active sila. Ngayon, so, ayun lang. Tapos after that, bumili na ako ng mga vitamins ng mommy, busy, kasi hindi pa naman sila pwedeng mag-take ng vitamins yung mga puppies. And then, nagkaroon ako ng knowledge na kailangan palang kami ng Whiskey ko is puppy food. Kasi, you know, mas sustansya sa bata. And, ang dami kong binili, vitamins, pati yung calcium, kailangan ng powder, something sa water. So, ayun. So, now guys, tapos na yung konting kwento ko. So, I can't wait na to introduce to you my three little puppies. The new member of our family. So, ito sila guys. Magic check! Guys, ito na siya! Say hi, Luna! Hi, Luna! So, ito po siya.
di ba? Well, guys, short ano lang. Short back history background lang nila. Si Luna, linabas siya una ni Bisky. And then, nung nilabas siya, yung tail niya, look, yung tail niya, guys, putol na. I mean, hindi siya kagaya ng mga siblings niya na mahahaba yung buntot. May iksi lang sa kanya, as in ganun lang. So sabi ko, putol. Like yung mom niya, putol din yung buntot. And then, nung time na yon, siya yung pinakamalaki. Kasi siya nga yung unang nag-mimi na kay Bisky. So, ayun. And guys, one month na sila guys today. So, in one month, napaka-active na ni Luna. Luna pinangalan kasi babae siya. And black niya. So, napaka-active niya. Ang ingay-ingay niya. Nakakalabas na siya actually dun sa cage. Ayan. Very love ko si Luna. Tatlo na sila ngayon babae dito sa bahay. Hi guys! I just want to introduce to you Milo. Ang pangalan talagang binigay namin dito is Coco. Kaso, as a gift, binigay ko siya kay Princess. Sabi ko sa kanya siya na magpangalan nitong puppy. And then, ang gusto niya daw ipangalan is Milo. Ayan. Si Milo. Siya ngayon si Milo. Guys, ito lang ha. Nung nilabas siya ni Bisky, siya yung pangalawa. Siya yung nahirapan si Bisky nilabas. Siya yung napakagalaw. Siya napakagalaw niya nung pinanganak siya ni Bisky. Tapos, siya ang nagmana kay Bisky kasi color brown siya. Golden. Pag tinignan mo siya, parang golden retriever guys, oh. Ayan. So, siya naman. Siya naman yung pinaka-copy-paste sa kanilang magkakapatid. Like, pag may umiyak, iiyak din siya. Pag may tumayo, tatayo din siya. Ayan. Hindi na mahintay ni Princess na makuha to si Milo. Well, kailangan pa namin maghintay for 1 month. Kasi at least more than 2 months bago siya ipamigay or what. Kasi nga, syempre, nag-milk pa sila sa mother nila. Ayan. So guys, hello! Say hi to Oreo! Ay, nilalamig ang Oreo ko! Well, bibis-bis ako na kasi nilalamig na yung mga puppies ko. So, guys, si Oreo yung pinaka-last. Siya ang bunso. Pero siya din yung pinaka-tahimik sa lahat. Behave lang siya, hindi siya gumagalaw masyado. Siya naman yung pinaka-ano sa kanila, malaki ngayon. Siya ang pinaka-malakas mag-meme. So, yan siya, guys. Hi! I just want you to welcome them to our new family and then abangan nyo na lang sila sa mga videos namin habang lumalaki sila. So, ayun. And then, ay sabihin ko na yung surprise ko sa inyo. Surprise din siya actually para sa amin. Hi, guys! So, I just want you to meet Stacy. So guys, yung surprise niya para sa atin is that nag-hit siya ngayon. And first time niya na ipapastud namin siya. Ang gulo. Naka-schedule siya for stud on April 11. Hindi kami makapaghintay. So, doble-doble na. So, for sure, mas to doble times 3 yung family namin. Since, ang anak na naman si Stacy. Tapos nag-decide kami na ang mate niya is yung isang aso din namin na kalahi niya na lalaki, si Blake. So, ayun. Hindi na kami makapaghintay. So, hintayin niyo na lang yung vlog ko ulit. Sa journey ni Stacy sa pagbubuntis niya hanggang sa pag-anak niya. Okay, guys? So, bye! So, thank you guys for watching and listening to my video, guys. And thank you so much for supporting me. You know, ayan, so, guys, I just want to remind you na stay home lang, ha? Stay home, and then, ano lang tayo, galaw-galaw lang tayo sa loob ng bahay, and then, kain ng healthy, maghugas ng kamay, and God bless us all, okay? And shoutout dyan sa mga frontliner, hello! Bye!